Magandang mga araw sa inyo, mga ka-chicken! Welcome back dito sa ating channel, mga ka-chicken. At kung bago ka pa lang mag-subscribe sa ating channel, huwag niyo po kalimutan subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload na mga videos dito sa ating channel, mga ka-chicken, tungkol sa pagmamanokan, ano? Okay, ayan, mga ka-chicken, nandito naman tayo ngayon dito sa ating chicken co-op, ano? Ayan, makikita nyo yung mga nesting basket natin, ating mga Rhode Island Red, ayan. Ayan po, mga chicken, no? Ngayon, mga chicken, para sa content natin sa vlog natin na ito, kasi napapansin ko, mga chicken, na maraming nagtatanong sa katanungan na ito. Ayan, makikita nyo sa ating title, ano? Daming nagtatanong, o marami pa yung hindi alam, o marami yung gustong malaman. Kaya ginawa ko itong content na ito, itong vlog na ito, para makatulong din, mga ka-chicken, sa mga gustong malaman, ano? Kung pwede ba daw natin incubate yung mga itlog na nabibili natin sa mga tindahan, sa palengke, o kung pwede ba daw natin yun incubate, o magiging sisiw ba daw yun ang mga itlog na mabibili natin sa tindahan at palengke. Yan. Okay. Ngayon, mga chicken, sasagutin ko yan, ano? Yan po yung nabibili natin sa tindahan o sa palengke. Mostly po dyan ay hindi po fertile yan. Hindi po natin yan pwede i-incubate. Kung i-incubate nyo naman, mga chicken, sigurado walang magiging sisiw dyan kasi hindi yan fertile. Ibig sabihin po ng fertile na itong, mga chicken, yung po mga itlog na napoproduce galing sa mga inahin na may kumakasta na tandang, ano, o roster sa kanila. Kaya yung nagiging napoproduce nila ng mga itlog, yan po yung mga fertile egg na pwedeng panlimliman o i-incubate natin na magiging sisiw. Yan pong nabibili natin sa palengke o sa tindahan ay hindi po fertile yan. At saka, ano rin yan, mga table egg yan, mga chicken, for pang-consume natin o pang-pangkain lang natin. Kasi mostly yung mga ka-chicken, yung mga napoproduce dyan na itlog o yung mga binibinta dyan ay ano, mga ka-chicken? Portable egg lang na purpose nila. Kasi may itlog lang sila dahil sa pinapakay na feeds. Kaya umiitlog yung mga manok at yun yung binibinta doon sa palengke. Yung may makita nyo, marami yung mga itlog, mostly doon yung mga white eggs, ano, makita natin. Hindi po fertile yan, mga ka-chicken, kung i-incubate natin. Walang magiging sisiw dyan. Okay, ayan, no? Alam nyo na, mga ka-chicken. Pero may iba din dyan, mga ka-chicken, na mga tindahan o palengke, na mayroon din dyan nagbibinta ng mga fertile eggs. Pero ilan lang, kasi alam kasi nila na yung mostly kung palengke o tindahan, yung hahanapin talaga dyan na itlog ay yung panuto talaga. Yan. Kung gusto nyo makita talaga, mga ka-chicken, o gusto nyo bumili ng mga itlog na incubate, ay huwag kayo bumili sa mga palengke at tindahan. Doon talaga kayo sa mga nagbe-breed, ano? O may mga alaga manok na nagbe-breed talaga ng mga manok na kung ano yung mga lahi na gusto nyong i-incubate. Doon kayo bumili ng mga fertile egg talaga para sure talaga na pag incubate natin, magiging sisiw talaga sila kasi mga fertile egg, para makasigurado kayo. Pero sa mga tindahan palengke, hindi po yan, mga ka-chicken, fertile egg. Okay, yan, mga ka-chicken, sana may nalaman kayo, mga ka-chicken, no? Sa mga hindi pa nakakalam, at sana ay nakatulong sa inyo, mga ka-chicken, ano? Yan, yung nabibili natin sa tindahan ng mga itlog ay hindi fertile yan, no? Ayan, mga ka-chicken, maraming salamat at sana may natutunan kayo, no? Maikling vlog lang natin ito para sa mga katanungan ng iba nating mga ka-chicken. Ayan, mga ka-chicken, maraming salamat sa iyong panonood at sa walang sawang suporta dito sa iyong channel. Okay, mga ka-chicken, ingat palagi, mga ka-chicken. God bless. Thank you. Sorry, it's DJ.